Ipasura! Mga kasama, mga kababayan, isang mainit at malap na pagbati sa inyo lahat. Matapos maganap ang iskandalo ng 10 bilyong pagnanakaw ni Napoles at ang kanyang mga alagad na politiko, buong walang kahihiyan na binigyan ng 10 pisong dagdag na mumulimos ang mga kamanggagawa natin sa National Capital Region. 10 pisong dagdag para makabili ng 1 kilong mumurahing bigas ng NFA. Payag pa tayo 10 piso? Ibig pong sabihin, tayo ang lumilikha ng yaman ng ating bansa. Tayo manggagawa ang gumagawa ng kasaysayan. 10 piso mumulimos. Ibig pong sabihin nito, kapag ang manggagawa ay lumagpas dito sa San Pedro at lumagpas sa Valenzuela, mas mababa pa sa 10 pisong momong dagdag na limos ang kanyang matatanggap. Nakalulungkot naman at nakagagalit na kapag ang manggagawa ay nasa Visayas at Mindanao, naku po, baka wala ng 10 pisong barya ang ibibigay sa kanya. Kaya nga, ang ginto ay nakainas na poles at nakainas sa mga politiko, ngunit ang mumu ay nasa obrero. 10 piso para sa mga trabadores at 10 bilyon mahigit pa sa mga politiko na sinasabing normal lang daw ang kanilang pagkakaroon ng 50 million at pinagmamalaki pa ni Boots Abad, hindi nga lang daw 50 million, kundi umaabot pa ng bilyon. Anong katarantaduhan nito? Ginagawa nila mangmang at bobo ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga uring nalakpawis. Papayag pa tayo dyan, mga kababayan. Panahon na na dapat tayong maningil samantala nag-aaway ang mga manggagawa at mga makabayan negosyante sa dagdag na sahod. Ito at kinakamal nagtatampisaw sa matinding yaman mula sa dugo at pawis ng manggagawang Pilipino ang mga pulpul na politikong ito. Mahalaga na magkaisa ang mga manggagawa at magkumilos ng mas higit pa sa 1 milyon, hindi lamang sa Metro Manila, hindi lamang sa labas ng Metro Manila, kundi dapat maging ang nasa ibang bansa ay manawagan na ibasura ang pork barrel na yan, lalong-lalo na ang pork ng Malacanang. Hanggat walang nagaganap na tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, walang tunay na pagbabago dito sa ating bayan. Kaya bilang mga makabagong mga Bonifacio sa panahon ng 150 taong anibersaryo ni Bonifacio, manindigan tayo mga kababayan na pagpapatuloy natin ang laban na ito, hindi lamang hanggang sa ganap na may basura ang pork barrel na yan. Pangunay na pork barrel na Malacanang, kundi mahalaga manguna ang uring pangmanggagawa sa pagkakaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating bayan. Mabuhay ang mamamayang tuloy-tuloy na lumalaban, tuloy ang laban, tuloy ang pagbabago sa ating bayan. Maraming salamat kasamang buong labor mula sa Kilusan, Mayo 1. Ayan at syempre po pinagpagpapatuloy, Jules. Okay, so let's narinig na natin at 10 billion mula sa PIDAC at 72 billion naman mula sa DAC. At syempre hindi pa po yan yung buong halaga na ninanakaw sa atin. Tandaan po natin, meron kang 1 trillion pesos na pork barrel na nasa bulsa ni Noynoy Aquino. Napakalaking tagra talaga, Eds. Kaya ang sigaw ng Pilipino, scrap pork now! Sigaw ng Pilipino, scrap pork now! Ayan at syempre po muli po, Jules, isang chant pa siguro bago natin tawagin ang ating susunod na performer. Sigaw ng Pilipino, scrap pork now!
sa Makati. Tuloy-tuloy lang po hanggang mamaya pa po ang programa natin. Para po ngayon, tinatawagan na po natin sa susunod na presentation, The Jerks and Chikoy. Ang pakikisa po ng hanay ng mga musikero sa ating mga kababayang manggagawa sa pag-abolish ng pork barrel. Kung ano ba ang gusto niyong gawin doon, ang gusto niyong litsunin, gusto niyong magsigangin. Okay, isang panawagan. Come back.
Kapipura. Wala yan, band of the Jerks. Alright. At bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po sa ating mga